Hi! Welcome back to our channel. And for today's video ay mag-do-it-yourself la ba kami? Yes. Ayan, so, uli muna yung maleta. Yeah. Oh, kaya ngayon, itatry natin ngayon yung DIY la ba. And oh my God, umuulan na. Yes. Okay lang kasi may dryer naman. Oo. So, yun yung DIY laba, yun yung sa baba, yun yung sa washing, and then sa taas niya, yun yung sa drying. So, mamaya makikita nyo kung paano siya. Para to sa mga nanonood na hindi nyo pa natatry, para next time na or maisipan ninyo na magpalaba sa, or maglaba sa DIY, ay alam nyo na kung anong gagawin ninyo. Ayan. So, unang-una, ang ginagawa namin talaga, sinasegregate namin yung mga labada sa mga like light colors, t-shirts, shorts, light colors, white t-shirts, tapos shorts, boxers, tapos yung mga light lang na shorts, yung mapambahay, and then separate yung pants, tapos yung mga maong na shorts, jackets, ayan. So yun yung mga magkakasama. And sa ikatlong set naman, yun yung mga towels, bed sheets, ayan. So, yun. Balit mga tatlo yung kukunin natin, no? Ayan. So, kunin muna yung maleta. Alam nyo ba, guys, nung una, hindi ko alam kung anong gagawin, kung saan ilalagay yung sabon, pero tutulungan naman kayo for sure. Pero, baka sa iba, hindi nila kayo matulungan. Kaya, mag-take down notes na kayo. Ayan, magpapakwis ako mamaya. So, ang ginagawa namin, kinukuha na lang namin yung maleta para dun na namin ilagay yung mga lalabhan. So, dito, ilalagay yung mga shirts, yung mga lightweight. Para yung mga malalaki, dito na lang kasi wala siyang parang protector. Or... So, ako gusto kong binabaliktad para malabhan ng mabuti dun sa loob. Sa Manila, usong-uso tong DIY na to kasi yung mga iba, yung mga nag-rent sa condo, walang sampayan. Tapos syempre, kung gaya nyo kami na nasa studio unit lang na condo, kailangan nyo ng space para maglaba. Eh dito, hindi naman kami makapaglaba at wala rin namang sampayan. Kaya ayun, kailangan namin talaga magpa-laundry. Kahit gustuin man namin na paglaba para makatipid, pero wala. I think mas makaka-waste lang yun ng time kapag mag-e-effort kami na maglalaba dito sa loob. Kasi maliit lang din naman yung CR, so there's no way. Itong mga labada pala namin, guys, ay... One week. Ayan. Alam nyo, guys, ito yung parang isang adjustment na kinailangan kong harapin or namin nung magbula nung magstay kami dito sa Manila kasi sa probinsya, guys, alam nyo ba, may space kasi doon eh na pwede kang magsampay, tapos may washing machine naman. Ayan, pero kung gusto mong maglapa, like yung mano-mano, pwede rin naman doon. Eh dito wala talaga, kahit talaga gustuin ko mang maglaba. Wala tayong masyadong jackets. Yeah. Wala bang mga laman to? Wala, doon ako. Ayan, dito na yung mga towel, shorts. Ayan, alam nyo nakakamiss maglabas sa probinsya. Kasi sa probinsya, tatlong wash. Isang washing machine ay iaano mo sa tubig, babasahin mo, tatanggalin mo yung mga parang unang dirt niya, and then ilalagay sa washing machine, and then after washing machine, ilinis mo ulit sa palanggana, tapos isang palanggana ulit, tapos final na palanggana, and then magde-dryer. Yun yung ginagawa namin sa Ilocos, guys. Pero dito, wala. Isang wash, tapos dryer na. Pero yung mga machine naman kasi dito na talagang pang-hardcore na labada, parang ano na siya, parang meron na siyang rinse, wash, tapos rinse. Ayan. Basta, makita nyo mamaya. Parang magbibiyahe. Maglalaba lang pala. Ayan, guys, so ready na ang ating maleta para sa ating labada. Palabas na tayo and kukuha na lang tayo ng pedicab.
Ayan guys, so may tricycle na tayo. Buti na lang may tricycle. Ayan. Diyan lang sa may laundry. Sa may integrated school po. Hello po ate. Nagbabalik na naman po ako. Ate, pabili po ng ano, dalawang detergent. Ay! Anim pala. Tatlong load. Guys, ang ibig sabihin ng tatlong load ay tatlong machine. Magkano po lahat? $45. Ayan, so sa tatlong load, may dryer na yun rin yun ate, no? $465. Tutulungan naman nila kayong lagyan yung ano, yung para sa detergent at saka fabric bond. So, tigda dalawa no, kuya? Oo, dapat dito. Para mas mangamoy. Ayan, so ilagay dito. Kasi mamaya pa ito uhulog. Mamaya pa. And yun yung liquid detergent. Ayan, so i-close na, and then 30 minutes, no kuya? 38. Ayan. So kapag pala 7 kilos guys, or 7.5 kilos, dalawang sabon at saka dalawang fabric con, or depende kung gaano nyo gusto kabango yung lalabhan ninyo. Oo, kung gaano kabango. Oo. Ako gusto ko kasi lang mabango. Kaya gusto kong dalawa na down. So 38 minutes guys yung pag-wash, and then after that 40 minutes naman yung dryer sa taas. And then pwede niyo lang itupi, or kung gusto niyo magpatupi, 15 pesos na ate. 25. Ay, 25 pesos. 55 pesos sa wash, 60 pesos sa dryer, and then 25 sa pagpapatupi. And then sa sabon, iba pa 'yon kasi bibilhin niyo 'yon dito. Or pwede kayong magdala. Oo, pwede rin naman kayong magdala. Ayan guys, so maghihintay na lang kayo ng 38 minutes para matapos yan and ililipat nyo sa dryer. Kaya kung may mga gagawin pa kayo, pwede rin nyo namang balikan after 38 minutes. Kaya ate, titignan lang kami dyan na babalik kami. Ha? What? Bye kuya! Alam mo ba kung anong sinasabi ni ate kanina? Sabi niya magpapatayo rin daw tayo ng laundry shop. Ate, wala po kaming pera para magpatayo ng laundry shop. Kaya huwag ka pong mag-alala. Hello. Gusto ko lang i-share sa mga ano nanonood na okay yung DIY na laundry. Si ate talaga, nakakaloka. May gagawin ba tayo sa Sabado 29? May pa-bingo ang barangay. Dali tayo sa bingo. Malay mo manalo tayo. O kaya magtaya na lang tayo sa ano, Lotto 700M. Alam mo guys, nakakatawa lang talaga si ate kanina. Ayaw niyang maniwala na may pupuntahan lang kami. Akala niya talaga nag-i-spy lang kami. Akala niya titingin-tingin kami ng rate niya. Yung rate niya at saka yung rate sa kabila. Kasi meron kasi dito. Malapit din dito. Pero gusto namin doon kasi wala. Napakalawak ng space. Kaya ang gustong-gusto namin. Since wala na kaming, ano na yun? Sibuyas? Ano yung binili mo? Sibuyas, bawang. Sibuyas, bawang at saka bread. Bumili muna kami. Kasi matagal pa yun, no? Feeling ko ano pa lang yun? 25 minutes. Pero bili muna tayo ng bread. Tinapay. Yung ano, merienda tayo dyan. While waiting. Bili ka na lang. Tapos kuha ka ng Coke. Bibili po tayo ng tinapay.
sarap. Samay cook time. Tignan nyo guys, so 20 minutes, tapos 19 minutes. Tapos yung isa naman 24. Nag-spin na lang ito. And wash, spin 7 minutes na lang. And then, ida-try na lang. And guys, so tapos na yung dalawang load natin. And 1 minute na lang siya. So, it's time na ilabas na natin yung mga yon dun sa washing machine. And then, ilalagay na natin sa dryer. So kung maglalagay kayo ng mga masyadong makapal guys, kailangan nyong i-ano, pag-pag. Para mas okay yung pag-dry niya. So ito pala yung proseso niya, so... I-open mo. Ha? Flow sense, drying, and then magkukuling na rin siya. And then okay na siyang itupi. Nasa dryer na yung mga nalaban natin and maghihintay na lang ulit tayo ng 40 minutes para matapos yun. Na yung mga shorts, pants, and bed sheet at saka towel. Nandito na sila sa side na to. So, dito sa part na to, ilalagay na lang yung mga t-shirt. Alis na kami ate! Thank you! Nandun na si Wawi guys sa pedicab. Ayun, nandun na siya. Naglakad na lang ako guys kasi hindi na kami kasya ni Wawi sa pedicab. Kaya, ayun. Siya nang bahala doon. Yun na nga yung experience natin sa DIY na labada. Ayan, so kung wala kayong time na gawin ito, I think pwede nyong i-drop sa mga DIY na labada. Pero at least makukuha nyo same day. Kaya kung gusto niyo nang mabilisan na labada or kung may time man kayo, pwede na rin kayo yung gumawa na lang. So, ang nagasto namin lang is 465. Tatlong load na yon, tapos may detergent at saka fabric con na siya. Correct. So, ayun na nga guys, ayusin na namin sa mga cabinet namin yung mga labahin kasi natupi na din namin siya dun sa my laundry. So, kung na-experience na rin yung ganito, comment naman sa baba. Kasi akala ko nun talaga mahirap siyang gawin, pero napakadali pala niyang gawin. Oo, super user-friendly naman yung mga machine. Kaya, try niya na rin siya kung gusto niyo. Yeah. And yun, actually, nahirapan lang ako sa pag-upe. Kasi, yun na yung parang pakita niyo naman. Lalo yung maliliit. Oo, ang hirap mag-tupi ng maliliit. T-shirt, ganun, pero yung mga... towel, ganun. Okay lang eh. Parang yung mga mas malalaki, mas okay pang itupi kesa yung mga maliliit like panyo, medyas, ayan. Boxers. Pero okay lang din naman kung wala kayong work, kung off ninyo,
for sure magagawa niyo yun. And sa lahat ng mga estudyante dyan, ayan, pwede niyo yung gawin para hindi na kayo masyadong magpalabas sa mga mami ninyo. Ayan, tumingin na kayo ng DIY na laundry shop. At saka kung ano, at saka kung biglang kailangan niyo siya kinabukasan. Ayan, kasi mostly yung mga laundry shop naman nag-close ng 8 p.m. Yes, 8 or 9. Yeah. Okay, and dapat magpunta kayo sa mga weekdays kasi weekdays. Mga weekend, madaming tao. So, okay, so yun na nga, that's it for our video. If di pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo and i-click din yung notification bell. And kung hindi pa kayo nakaka-follow sa ating social media accounts, ayan, follow nyo na kami. Sa Twitter and Instagram. Sana lagi nyo kaming samahan para sa walang hanggang kasiyahan. Ulitan at pagmamahalan, love, Wavi, and Ronan. Bye!